Idol, tropa, magandang araw po ulit sa inyo lahat. Mga Idol, paano nga ba maglagay ng passing light sa busina? Ngayon, gawin po natin sa pinakamabilis na paraan. Hindi na po natin kailangan alamin kung positive or negative trigger ang ating busina. Subali, naglagay ako ng dalawang kulay na wire sa ating relay. Yung yellow wire, ito po yung number 30 tsaka number 87. At yung dalawang kulay blue na wire naman, ayun po yung sa number 86 at saka sa number 85. Tsaka gagamit din po tayo ng diode dahil napaka-importante po nito para makapagkabit tayo ng passing light sa ating busina. So meron din pong sample na LED. Ito po yung gagamitin natin bilang passing light, laser gun po. At dinugtungan ko na ito ng wire, yung kanyang negative at saka positive. Okay mga idol, so meron po tayong busina rito at may dalawang wire. So dito tayo mag-focus. Dahil ito po yung halimbawa ng busina natin. Kunyari, nasa motor tayo. At ito yung busina. So may dalawang wire. Diyan po tayo magtatap ng wire na galing sa relay. Yun po yung kulay blue kung saan siya yung number 85 at saka 86 ng relay. So i-co-connect natin dyan sa wire ng busina na kahit magkabaliktad po ay walang problema. Okay lang po, wala pong problema kahit na magkabaliktad ang 85 at saka 86 na ilalagay natin sa dalawang wire ng busina. Mga idol, tropa, discardin nyo na lang po kung paano itatago ang relay. Halimbawa, magkakabit kayo. Magdugtong na lang po ng wire at pagapangin nyo na lang po para mas maging maayos at maitago natin ang relay. Ayan mga idol, so ikabit na natin. Napala mga idol, pwede natin itong gawin sa lahat ng klase ng busina kung ano po yung nakakabit sa ating motor. Basta't yung hindi pa ginagamitan ng relay. At mas maganda na ang gagamitin nating ilaw na pang passing light ay LED po. Ayan mga idol, ikabit pa natin itong isang wire na galing sa ating hard relay from 85 and 86 na relay. Okay lang po kahit saan sila mapunta dyan. Ayan, okay na po. Ngayon dito naman tayo sa yellow wire kung saan ito naman yung galing sa number 30 at 87 ng ating hard relay. Kung saan ito naman yan, i-connect natin diretso sa positive terminal ng battery. So may example po ako ng wire dito. Nakakabit po ito sa ating positive ng battery. Ito pong red wire. Okay, Doc. So, ngayon, dito naman tayo sa wire, na yellow wire na galing sa number 87 ng hall relay. So, dito na po tayo maglalagay ng diode. Ayan po. So, tandaan nyo na lang po. Tingnan nyo po maigi yung pwesto ng ating diode. Yun pong may tanda, yung may lining po ng silver, yun yung papunta sa LED. At yun naman pong walang tanda, walang lining, yung pure black po ay siya po yung papunta sa wire ng number 87 po ng ating hall relay. So ayan, ikakabit na po natin yung galing sa number 87 ng relay. Ayan po, doon po siya sa wire ng diode na wala pong tanda or walang lining ng kulay silver. At pagkatapos po, yung natitirang wire ng diode, yung saan yung siya yung may lining na silver, ay siya naman kukonek sa positive wire ng LED. So, ayan po, ganun lang po siya. Kung sakaling wala po tayong panginang, i-connect lang po natin na maayos, ibuhol po natin na maayos nang hindi po mahugot. Ayan po, mga idol, tropa, napakahalaga pala ng diode, mga idol, kasi pag hindi tayo naglagay ng diode, sa tuwing tayo ay magbubukas ng ating auxiliary light na ginawa nating passing light, ay tutunog po ang ating busina. At ang black wire naman po pala nung ating LED, kung saan yun po ang ground, ay i-connect naman natin sa body ground ng motor. Okay mga idol, ganun lang po yung kadali. Tapos na po ang paglalagay ng passing light sa ating busina. So tandaan nyo lang po maigi ang pagkakabit ng diode. Yung wala pong tanda, yung walang lining na silver, papunta po yon sa number 87 ng ating relay. So yan mga idol, subukan po natin.
tsaka mga idol, kung sakaling naka-LED na po kayo ng headlight, ay po pwede na pong lagyan ng passing light yon. Ano po? Same lang po ang proseso. Bali itong wire ng diode na may lining na silver, yan po ang pupunta sa wire ng high beam ng ilaw. Okay po? We'll be right back.